So what's up mga kabossing, boss Gwapo nga pala. For today's video guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa glittering powder. Kung saan nga ba tayo humuhugot ng glittering powder mga lodi. Pero bago tayo mag-start mga lodi, sa mga hindi ko pa mga tropa dyan, so make sure na pakibigyan naman ako ng isang like, click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka pa sa mga i-upload ko mga videos. So tara mga lodi, let's start. Okay, ang glittering powder mga lodi, so alam naman natin yan, ginagamit natin siya sa pagcraft ng mga material na siyang ginagamit para mapagcraft tayo ng mga equipment mga lodi. And ginagamit din siya sa pagcraft ng mga promotional materials like Moonlight Magic Stone at Blue Devil Stone. So masyadong gamit na gamit itong glittering powder. So saan nga ba tayo huhugot ng glittering powder? So ang unang source ng glittering powder, so alam naman natin lahat to, kailangan natin mag-ipon ng tinatawag na Rare Blue Dragon Statue. So once na nakaipon na tayo ng Rare Blue Dragon Statue, pupunta tayo dito kay Dampio sa may Bichon Castle, Blue Dragon Coffer, and then makikita mo na rito yung itong rare na glittering powder box. So use it to get 10, 20, 40 glittering powder, low chance 100 glittering powder. So saan nga ba tayo kukuha nitong Rare Blue Dragon Statue para mapapalitan natin ng glittering powder? Unang source nito is dito syempre sa mga raids mga bossing. So yan. So daily yan mga bossing, mga tatlong ticket sa raid, at sa boss raid isang ticket tayo daily yan. So make sure na magagamit natin lahat ng mga ticket natin. And then next source ng Rare Blue Dragon Statue is dito sa Clan Expedition. So every Saturday ito. So dito sa Clan Expedition yung may pinakamalaking drop ng Rare Blue Dragon Statue. So huwag nyo sayangin yung pagkakataon nyo at sumali kayo sa Clan Expedition. So maging active kayo. And then next source is dito sa may Clan Shop mga lodi. Yan. May mabibili rin ditong Rare Blue Dragon Statue mga lodi. So 4,000 na Clan Coins. So para sa akin hindi siya worth it, pero kung marami naman kayong naipon na Clan Coins, so at gipit na kayo, is pwede na naman bilhin. So nasa sa inyo yan mga lodi. So next source ng Rare Blue Dragon Statue is sa mga requests. Yan, so hanapin nyo lang dito kung saan nyo may mga rewards na Rare Blue Dragon Statue tulad nito. So worth it naman ba? So sulit din naman kasi meron din siyang reward na EXP at copper at the same time mga lodi. So once na nakaipon na kayo noon, papalitan nyo lang dito kay Dampio. So meron din dun sa Magic Square at sa Secret Peak, pag nagbo-boss hunt kayo, yan, meron din yung nadadrop na Rare Blue Dragon Statue, and at the same time sa mga Summon Boss like sa Secret Peak. So meron din dyang Rare Blue Dragon Statue mga lodi. So another source ng glittering powder mga lodi is dito rin matatagpuan kay Dampio. So punta kayo dito sa baba ng Blue Dragon Coffer dito sa may chest, and then makikita nyo tong rare at epic na glittering powder box. So ipapapalit nyo is itong Blue Dragon Scale mga lodi. So kung marami naman kayo nitong Blue Dragon Scale mga lodi at hindi nyo naman kailangan pang gamitin, so pwede naman kayong magpapalit dito kay Dampio nitong rare at epic na glittering powder box mga lodi. So okay. And then next source ng glittering powder is through buying at the market. So meron din ditong binibenta sa market. Punta lang kayo dito sa crafting materials sa pinakababa. Hanapin nyo yung glittering powder yan. So 118 glittering powder, 43 gold. Sulit nga ba? So para sa akin, mahal siya mga lodi. So hindi siya worth it na bilhin. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung saan yung may mga source ng glittering powder mga lodi. Kung marami naman kayong naipon na gold, pwede naman kayo bumili mga lodi. So next source ng glittering powder mga lodi. So nandito na rin naman tayo sa may Bichon Castle. So sulit-sulitin na natin mga lodi. So punta tayo dito kay Raid Token Trader Jajosan. Yan. Kung meron na kayo nitong Raid Token, so meron dito, pwede siyang papalitan itong epic na glittering powder box. So use it to get 100, 200, 400 glittering powder, low chance 1,000 glittering powder. So kung meron na itong Raid Token, so papalitan mo na yan dito kay Jajosan. At dito naman sa Expedition Token, sa katabi naman ni Jajosan, so siguro kambal niya to kasi Josan din ang apelido. Yan. Napapapalitan din siya na ito, epic glittering powder box. So itong expedition
token na to, mga Lodi. Yan. Dito lang din kayo. Maraming mapagkukunan ng source ng glittering powder, mga Lodi. And then, next source ng glittering powder. So, check natin dito kay Dark Steel Exchanger kung meron din dito. Ayan. So, meron din dito ang glittering powder. So, max natin. So, 20 na glittering powder katumbas ng 40k dark steel. So, kung marami naman kayong ipon na dark steel is, pwede naman kayo bumili dito sa dark steel, dark steel exchanger. Yan. Kahit saan dyan, basta may dark steel exchanger. Kahit saan lugar yan. And then, next source. So, punta tayo dito. So, labas tayo sa Bichong Castle. So, pupunta tayo dito sa, wala ba tayo? Yan, dito sa may Arcadia Spirit Village. Dito kay Lucky Cat Luxter. So, travel muna tayo doon. So, pupunta tayo doon kay Inang Pusa. Yan. Okay, so medyo naglalag tayo, mga Lodi. So, yan. So, nandito na tayo sa Arcadia Spirit Village. So, dito tayo sa craft. Ayan. So, mapapansin nyo rito. Nursul Herb. Yan, katumbas itong rare na glittering powder box, mga Lodi. So, great success pag masyadong mataas ang iyong chamba. So, pwede kang makakuha nitong epic na glittering powder box, mga Lodi. So, kung sa tingin mo hindi mo na kailangan itong Nursul Herb dahil nakamax na yung tawag dito, itong dito sa training, itong solitude training. So, kung halos lahat is nakapula ng epic Nursul Herbs mo at hindi mo na kailangan ng rare, so, worth it naman. So, bilhin mo na. So, total, nandito ka na rin naman at gipit ka sa glittering powder, is pwede ka naman bumili dito kay Lucky Cat Cutster. So, another source ng glittering powder, mga Lodi, dito rin sa may clan shop, mga Lodi. So, clan info, clan shop, and then sa pinakababa, mga Lodi, sa may left side yan. Itong box na to, rare glittering powder box. So, use it to get 100 glittering powder. Sulit nga ba siya for 9,000 clan coins? So yes, sulit na sulit siya, mga Lodi. So 100 yan, mga Lodi. So malaking bagay na yung 100 na glittering powder na yan. So hindi na yung 10, 20, 40, 100 na talaga yung makukuha mo dyan. Kung marami kang ipon ng clan coins, bili mo na. So try natin yung max. So yan, ganyan. Diba? So makakakuha ka nyan. So another source, mga Lodi, ng glittering powder. So katulad nga ng nasabi ko kanina, maraming source. So punta tayo dito sa portal, and then secret peak, and then dito sa may space time shop, mga Lodi. So marami dito ang ano, nakakalimot na siguro mga ilan-ilan lang din ang nakakaalala na meron din ditong itong glittering powder box na nabibili rito. So use it to get 50 glittering powder for 3,000. Ito, 3,000 ancient coins ba to? Ancient coins ba yung tawag doon? Check natin. Yun, ancient coins, mga Lodi. Sa space time shot, mga Lodi, ha. Wag na wag niyong kalilimutan, meron din doon. Okay, another source ng glittering powder, mga Lodi, dito sa dailies na tinatawag. So ayan, oh. So mapapansin niyo may reward siya na glittering powder. So sulit nga ba siya na pag-aksayahan ng oras? Oo, para sa akin, sulit din naman kahit paano dahil meron din naman siyang bigay na EXP at copper na rewards, mga Lodi. So, kung trip nyo isama sa dailies itong may glittering powder, is isama nyo na, mga Lodi. So, next source ng glittering powder, mga Lodi, is sa secret pick naman tayo, mga Lodi. So, punta tayo sa portal, secret pick mismo, at 1F muna tayo, mga Lodi, 1F. So marami naman tayong naipon na secret pick ticket, nasa 30 mahiga. So pwede naman natin sayangin to kung gugustuhin natin. So nandito na tayo sa secret pick, pupunta tayo kay Footman Legion Centurion. Dito sa may craft, yan. So mapapansin nyo meron kayong makukuwang rare at epic na glittering powder box, mga Lodi. So ipapapalit nyo siya sa soul crystal. So itong mga crystal nito, mga Lodi, makukuha rin siya mismo dito sa secret pick. Once na nagpapa-EXP kayo sa mga treasure chest na nagkalat dyan sa paligid, sa mga boss yan, makakakuha kayo nito ng mga crystal na to. So kung marami kayong ipon ng mga crystal, so pwede kayo makakuha nito sa epic
use it to get 100, 200, 400 at same din at dito rin naman sa rare glittering powder 10, 20, 40. So same lang din siya dun sa mga nauna. And then mga lodi hindi lang ito yung pwedeng paggamitan niya ng soul crystal. So halos karamihan ang pinagagamitan nila rito is bumibili sila ng badge dito kay sa Shielder Legion Goblin Watcher. Yan. Itong mga badge na to, pang summon to ng mga boss para makakuha sila ng mga iba't ibang rewards. Yan. Ito rin yung pambili rin, mga crystal din, mga lodi. So ito lang yung dalawang pinaglalaanan ko dito. Is either bibili ako ng badge or bibili ako ng glittering powder. Okay, mga lodids. Okay, so tara, let's go. So i-give up na natin to. So pupunta naman tayo sa pinakahuli at pinaka main source ng glittering powder ko, mga lodi, which is dito sa Magic Square, mga lodi. So punta tayo sa portal, Magic Square. 4F muna tayo, mga lodi, kasi maraming kalaban na mga devils dito na sa 5F, so nagkalat sila. So dito muna tayo sa 4F, mga lodi. Yan, kalaban kasi namin yung mga devils, yan. So dito tayo sa Magic Square. So pupunta tayo dito sa may pangalawa sa left side kay Special Material Merchant Stray Specter, mga lodi, yan. So katulad din doon sa may Secret Pick, Epic at Rare Glittering Box din ang makukuha. Ang pinakaiba nga lang sa Secret Pick, mga crystal yung pinampapalit. Dito naman sa Magic Square is mga shards, mga lodi. So sa makukuha yung mga shards, so dito rin mismo sa Magic Square. Habang nandito ka sa loob, habang nagmimina ka, nagpapa-EXP ka, kumukuha, nag-open ka ng mga treasure chest sa treasure chamber, yan, makakakuha ka nitong mga lodi. So same lang din siya. So dito pwede ka rin makakuha ng dark steel box, pero wag na wag kayo matutukso rito kasi 100,000 dark steel lang naman to. So pwede rin naman tuminahin to sa mga mining site. So wag kayo matutukso rito. So pinaka worth it bilhin dito is itong mga glittering powder na to, mga lodi. Okay. So I think yun lang as of now yung mapapayo ko sa inyo kung saan ako muhugot ng glittering powder. So main source ko dito sa Magic Square, second source ko is dun sa mga rare blue dragon statue, and yung iba naman is mga pandagdag ko lamang katulad ng mga sinabi ko kanina. So sana meron ako naitulong sa inyo, mga lodi, kung saan kayo pwedeng humugot ang glittering powder, lalong lalo na at kailangan kong magcraft ng another epic weapon. So kailangan ko ng glittering powder, mga lodi. So hanggang dito na lang muna ang aking may tutulong at may papayo sa inyo, mga lodi. So kita-kits tayo sa susunod kong mga videos. So thank you so much and God bless. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the